Magandang umaga po mga kauban. Ngayon po ay araw ng kagitingan, June 12, 2021. Andito po tayo sa bayan ng Balagtas. Sa yun, nagmamando. Ayan po, may mga grupo po rito mga rider. Ayusin lang natin. One of the 73rd Philippine Independence Day. Sa pangunguna po na ni PSSG Robert B. Torres na magbibigay sa atin ng panalangin. At makapangyarihan sa lahat. Nandito po kami sa umaga ito upang mag-conduct po ng flag raising ceremony upang ipagbuliwan po ang independence. Muli Ama ay taos puso kami nagsusumakan sa iyo. Taos puso po kami sumasampalataya sa iyo Ama. Sa bawat sandali na aking buhay sa iyo at iyong binatan, ilayo mo po kami sa anumang mga kapakamakan. Ilayo mo po kami sa anumang uri ng mga karamdaman. Palatilihin mo po malakas ang aming mga pangangatawan, ang aming mga puso at isipan upang sa aming gampanin sa araw-araw sa aming trabaho ay makapaglingkod po kami ng karapat-dapat para sa taong bayan. Gloria sa mga makapangyarihan sa lahat, marami man po kami pag-uulang mga pagkakamali, humihingi po kami ng kapatawaran sa iyo. Nawa po Ama at mapatawad mo po kami. Muli Ama, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa iyo, nagpupuri sa iyo. Muli po binabalik namin sa iyo ang kapurnihan, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sa pangalan po ni Jesus na aming pong dakilang tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sabay-sabay po namin tayo ng ating national anthem. Ang pambansang awi ng Pilipinas. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas.
Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa matawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ang sambayanang mga Diyos, mga tao, mga kalikasan at mga bansa. Ito ay araw ng linggo. Ilan tumama? No? 3 day yun. Pangalawang trivia. Ano ang opisyal na pangalan ng ating ipinagdiriwang ngayon? May opisyal na pangalan niya. Ilan nakakalam? O, para sa kalaman ninyo, ito ay araw ng kasarinlan. Isang malayang umaga sa ating lahat. Lieutenant Solis, Chief Lawman, Mr. Steno. Ngayon ay ginagini lang natin ang ika-123 araw ng pasirulitan. At kagaya na ang sinasabi, ang wakawak natin ay binawag iway ng hindi ng hangin kundi ng bawat huling hininga ng mga taong nagbumis ng buhay at ulo para makamit natin ang kasalilang ito, ang ating kalayaan. Ang kalayaan ay hindi libre. Sabi nga, freedom is not free. Binayaran ito ng pawis at dugo ng ating mga bayani kung bakit tayo nakakatamasa ng kalayaan ngayon. Pero katulad din yan ng halaman na inaalagaan, binabantayan. Ang kalayaan, malaya kang gawin lahat ng gusto mo. As long as hindi mo tinatapakan ang karapatan at kalayaan ng ibang tao. So, kung tayo ay malaya, wala namang kapayapaan, hindi rin natin matatamasa ang sinasabi nating kalayaan na ito. So ito ang role natin. Pangalagaan nating manatiling malaya ang bawat tao as long as hindi nila tinatapakan at diyuyurakan ang karapatan ng ibang tao din. Hindi pwedeng ikaw malaya ka, lahat ng gusto mong gawin, inaapakan mo naman ang kapwa mo, ang kababayan mo. So, ito ang role natin bilang mga nasasangay ng uniformadong paglilingkod. Babantayan natin yung kalayaan na yan. Kaya nga, masinasabi ko sa inyo, ibigay natin yung the best natin kung paano tayo rumisponde sa isang krimen, sa isang tawag ng tungkulin. Kung paano tayo rumisponde. Isipin natin na ano ba ang ini-expect natin sa mga pulis na re-responde rin sa tuwing kung ang kamag-anak naman natin ang nangangailangan. Halimbawa tayo ang nangangailangan ng responde, ang kamag-anak natin. Ano ba ang ini-expect natin sa mga pulis na yan? Ngayon naman, kung ikaw naman na nasa part mo, na sa pagkakataon na tayo ang re-responde, yun ang ibigay natin. Okay? Nung nakaraan, merong ipinalabas sa isang TV sikat na TV series o TV real time show, merong suspect kitang kita sa CCTV, binaril niya yung kanyang chewin, no? At ngayon kitang kita, identified siya, alam din na pumasok siya sa bahay niya. Ang nangyari, rumpis po hindi yung mga polis, hindi nakapasok ng bahay dahil ang dami raw aso, natakot sa aso. So, sa punting iyon, doon sa TV show na iyon, parang naging katatawanan na naman yung mga polis. So,
with that message, ang gusto kong ibig sabihin, ano ba ang ini-expect natin na tulong? Kasi darating ang araw na hindi naman tayo laging nasa posisyon. Nag-retire din tayo. O kaya, kahit hindi tayo retirado, nasa off tayo, kailangan natin na responde ng kapwa natin police. Ano ba yung ini-expect natin? Yung ini-expect natin na yun, yun din ang ibigay natin. Okay? So, yan. Ay parang ha, sa Kalayaan. Kalayaan na i-enjoy natin yung kalayaan natin na hindi tayo inaapakan ng iba. At ganun din tayo. I-enjoy natin ang kalayaan natin na wala tayong sinasagi, wala tayong niyuyurakan ng karapatan at kalayaan ng iba. At kung kinakailangan, kagayaan ng halaman, dinidinig din yan. Pawis at dugo. Kung kinakailangan, ay kape ng trabaho natin yan. Na tayo ay magbubuwis ng dugo kung kinakailangan. Salamat. Thank you. Ayan po. Ayan po mga kaoban. Humilera muna sila sa harap ng building. Picture taking po yata sila mga kaoban. Ayan po. Ayan po sila. Ayan po. Po mga kaoban, picture po sila. Ayan po mga kaoban, hanggang dito na lang po tayo. Babay na po at maraming salamat po sa mga sumusubaybay ng aking video. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po tayo. Pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga vlog na ilalabas po. Maraming salamat po. Salamat po sa mga nag-subscribe. Salamat po. Thank you.